Limang bagay na hindi mo alam sa buhay coordinator part 2. Number 1. Alam mo ba na ang ilan sa mga coordinator ay nakakatanggap din ng pagbabanta sa buhay nila? Ito ay dahil sa mga tinanggal nila na mga merchandiser na hindi mga ganda ang ginawa, at kaya nagbabanta ang ilan sa mga merchandiser ay dahil hindi nila matanggap ang pagkatanggal sa kanila. Number 2. Alam mo ba na kapag kulang ang sahod ng mga merchandiser ay coordinator palagi ang nasisisi? Sila palagi ang unang kinagagalitan ng mga merchandiser, maging sa delayed na sahod coordinator Terren ang number 1 na may kasalanan. Kaya dapat kung gusto mo maging coordinator, dapat mahaba ang pangunawa mo sa mga merchandiser mo. At alam mo kung paano sila sagutin at paliwanagan. Number 3. Alam mo ba, kapag absent ang merchandiser sa isang store, ito ay kailangan ay priority puntahan ng coordinator, at si coordinator muna ang magiging merchandiser doon? Oo, sila ang magdi-display ng mga products na hinahandle nila. At ang pinaka-challenge sa mga coordinator ay kung paano makapag-withdraw sa bodega, dahil ang iba ay hindi nagpapapasok ng coordinator sa bodega. Ang tanging paraan ay makisuyo sa in-house or SA. Kapag wala talaga ay sa ibang mga merchandiser, at dito na papasok ang paglalabas ng pera ng coordinator para ibigay pang snack sa mga merchandiser na nag-withdraw. Number 4. Alam mo ba na may mga coordinator na madalas mascam? Paano nga ba? Sila ay nagpapahiram ng pera sa ibang merchandiser para lang pang requirements at pang medical upang makapag-start agad ang kanilang applicant? Pero may pangyayari, pagkatapos ng lahat, ay mag-aawol na si merchandiser, at hindi na magpaparamdam sa coordinator. Ang ending, naloko si coordinator, kawawa naman. Number 5. Alam mo ba na may ilang mga coordinator na madalas abunado pa kaysa sa sinasahod nila? Paano nga ba? Example na lang, kung ang isang coordinator ay may motorcycle, tapos ang parking ng store na nirurutahan niya ay may bayad, ito ay sariling pera nila, dahil ang ibang company ay hindi nagre-reimburse ng parking fee. Kaya kung ang lahat ng store ng isang coordinator ay may parking fee, araw-araw ka talaga gagasto sa bayad sa parking, kaya minsan didiskarte ka na lang talaga. Madalas ito ay nangyayari sa NCR area. Tandaan, ang mga nabanggit sa video ay hindi pagrereklamo. Ito lamang ay isang paalala na ang buhay ng coordinator ay hindi biro. Kaya sa mga nangangarap maging isang merchandising coordinator, dapat handa kayo sa lahat ng bagay-bagay, at dapat malawak ang pasensya nyo, at marunong kayong makisabay sa agos ng pinasok nating trabaho, at higit sa lahat dapat matatag kayo. Yun lamang, maraming salamat sa panunood.